Gabi. Punto for punto nating alamin ang mga kwento sa likod ng mga kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga personalidad at paninindigan ng bawat panauhin. Magbibigay linaw sa bawat issue na mahalaga sa lipunan. At ako si Salvador Sal Panelo, and this is your Counterpoint. Alam niyo po ba na ang edukasyon ay napakalaga sapagkat ito ang sinasabing the great equalizer. Kahit mahirap kayo o kayo'y mayaman, pag kayo ay parehong may edukasyon, pantay-pantay lamang ang aabuti niyo sa kaalaman, karunungan sa lahat ng bagay. Maliit pa po ako, nagkaroon na ako ng kamulatan na napakahalaga ng isang tao na magkaroon ng maraming kaalaman sa lahat ng bagay. Kaya nung ako po ay nasa elementarya, talagang kahit na nagbubulak-bulak ko, kaya ng lahat ng mga bata, talagang ako'y nag-aaral, nagbabasa sa bahay. Pero pagdating ng break, whether sa bahay o sa labas, talagang puro laro yan. Kahit noong, I remember noong grade 1 ako, noong matuto na ako magbasa, ang palagi kong binabasa ay dyaryo. Kaya doon ako natuto ng mga wikang banyaga, yung wikang Ingles. Kasi pag nagbabasa kayo ng dyaryo, ang karamihan naman wikang Ingles. So, doon ako natuto ng maraming mga bagong kataga. Nagbabasa rin ako ng mga wikang Pilipinong balita. Hindi lang yan, pati yung Filipino comics binabasa ko noon. Lahat na bagay na pwede kong pagtuunan ng pansin, binibigyan ko ng focus. Sapagkat lahat ng binabasa niya, maniwala kayo, marami kayong matututuhan. Hindi lang yan. Makakarating kayo sa iba't ibang bansa nang hindi naman kayo nagpupunta sapagkat sa pagbabasa lamang, talagang marami kayong matututuhan. Dumating kayo ng high school, ganun din po. Palagi, ganyan. Yung pagbabasa talaga napakahalaga sa akin. Kaya kahit nung ako po ay nagtuturo sa dalubasaan ng batas, yun ang kabilin-bilinan ko sa mga estudyante. Magbasa kayo ng magbasa sapagkat ang pagbabasa ang magiging daan sa pagkuha ninyo ng mga karunungan na hindi nyo makukuha kung kayo ay hindi magbabasa. Alam nyo, na batay sa World Bank Report, tinatayang 91% ng mga batang edad 9 at 11 taong gulang sa Pilipinas ang hindi marunong magbasa. Kumpara sa mga kalapit na bansa sa rehiyon, pinakamataas ang learning poverty na may 56.4 points at halos doble sa regional average na 34.5%. Ibig sabihin nito, halos 6 sa 10 batang may edad na 10 taong gulang ang hindi nakakapagbasa o nakakaunawa ng kahit na simpleng istorya. Nakababahala rin po ang naging resulta ba ng Program for International Student Assessment o PISA, kung saan nagkaroon po ng assessment ng achievement and application of key knowledge and skills ng mga estudyante edad 15 sa reading, mathematics, at science dahil sa 79 na bansang na-assess. Maniwala ba kayo, Pilipinas ang pinakahuli sa reading at pangalawa sa huli, second to the last, ha? Sa science at mathematics.
ilan lang yan po sa mga isyong kinaharap ng edukasyon sa bansa. Mamaya sa pagbabalik ng Counterpoint, makakasama natin si Congressman Roman Romulo, Chairperson ng Committee on Basic Education ng House of Representatives, at pag-uusapan po namin ang mga dahilan kung bakit humantong sa ganitong kalagayan at kalakaran ang ating edukasyon, at kung paano at ano ang kailangang gawin para iligtas ang kinabukasan ng kabataan Pilipino. Isa-isahin ang mga isyong kinaharap ng mga sektor edukasyon. Makakasama po natin ngayong gabi si Congressman Roman Romulo, abogado, public servant at kilalang education advocate sa Kamara simula pa noong pumasok noong 2007. Magandang gabi po and welcome, Congressman Roman. Yes, magandang gabi, Attorney Sal, at sa lahat po ng nanonood, magandang gabi sa ating lahat. Alam po ninyo, Congressman Roman, nakakalungkot na kung babasahin mo yung mga, like for instance, yung PISA program for international student assessment, yung trends in international mathematics and science study, yun din pong Southeast Asia primary learning metrics. Mukhang parang kulelat yata tayo. Parang lumalabas yung mga bata natin, age 9 to 10, below 10. Maliban pa sa nahihirapan magbasa, mukhang napakasimple mga istorya, hindi nila ma-absorb. Well, totoo yan, Attorney Sala, no? Kung titingnan natin yung mga international assessment exams natin, yung binanggit nyo, yung TIMSS, CIPLM, pati yung PISA exam. Pero siguro dapat rin na isipin din po natin, no, lalo ng mga magulang natin, kasi iniisip nila, yung mga anak natin pumapasok sa mga paaral natin sa DepEd, bakit ganito yung mga resulta? Pero sa totoo, no, siguro, Attorney Sal, may konteksto naman po ang lahat ng ito. Unang-una po, no, yung PISA examination po, no, itong huling nakuha natin PISA examination. Hindi naman natin pagkakaila, meron talaga tayong kailangan improvements na gawin. Pero para sabihin naman na sobrang hina ng ating mga mag-aaral, hindi naman po totoo yan. Una po, no, pagdating po ng international assessment examinations, pinapapili po ang bawat bansa anong lingwahe ang gusto po ninyo. English o yung dialect po ninyo. Sa atin po, sa Pilipinas, alam po natin simula nung pinairal po natin yung K-12, ay required na po tayo from K-3, mother tongue ang tinuturo. So kung ikaw po ang Department of Education, sasabihin mo, English ang pipiliin mo kasi we have 119 dialects or languages. We have 19 major languages and dialects. So alam naman natin, hindi naman natin pagkakaila na ang hirap po mag-translate sa thoughts natin pag tinuturo sa atin Tagalog, Cebuano, Ilocano, tapos ang test na kukunin mo na sa English. So hindi naman po reflective talaga para sa akin po, no? Sa pananaw ko, hindi reflective yan dun sa tunay na kalidad naman nung ating mga mag-aral. Pero, having said that, Attorney Sal, kailangan po natin pa rin talagang improve ang quality. Dahil yung mga local naman natin na mga assessment examination ay hindi naman rin po ganun kaganda ang mga resulta. At ang kagandahan ngayon, Attorney Sal, ano, tayong lahat naman eh, ang dami talaga, pati mga bugul, alam po nila ang sagot eh. Marami naman po, marami yung mga solusyon eh. Pero ang kailangan po natin dyan, political will. Kailangan po talaga natin, meron palagang mga leader na nagsasabi, ito ang direksyon natin, dito tayo,
gawin natin. E ngayon po, narinig naman natin, State of the Nation. I think the President nun clearly stated yung emphasis niya yung dito sa edukasyon. Sinabi pa nga niya hanggang sa K-12, meron siya sa senior tracks. Eh. Meron na siyang mga binanggit po doon. Pagdating naman sa Vice President, kay Ma'am Inday, Vice President Sara, talagang so far lahat ng pronouncements po niya, talaga nakikita natin, in touch siya sa problema ng edukasyon at sinasabi po niya kung ano yung dapat gawin. Mm-hmm. So sa akin, I think ito yung mga bright spots na dapat ay let's look forward na lahat tayo magsama-sama and improve the quality of our education. Dahil nandoon naman po alam natin ang mga solusyon eh. More or less po, no? Alam natin ang direksyon. Baka probably yung final solution hindi naman natin alam. Pero yung direksyon, tama tayo. Pero kailangan political will talaga. Congressman Ramon, what is this learning poverty we've been hearing? Yes, yung learning poverty po, isang term po talaga na nauso. Global po yan, global na term po yan. Ano? Kasi hindi naman po sa Pilipinas. Kasi talaga naman nung kasagsagan po nung COVID-19, hindi lang naman po ang Pilipinas ang nag-lockdown. Hindi lang ang Pilipinas ang nagsabi na yung mga paaralan natin sirado na muna. Hindi lang naman Pilipinas ang nag-distance learning. Although, Attorney Sal, sa ibang mga jurisdictions, every now and then, sumusubok sila, di ba? Face-to-face. Pag medyo umakit, nagsisurge ulit, babalik na naman sila sa distance. Pero, nakita natin, not only in the Philippines, pero globally, talagang nagkaroon ng learning challenges. Kasi iba talaga po ang pagtuturo ng face-to-face at iba yung pagtuturo po pagdating ng online. Halimbawa po, no, Attorney Sal, importante po ang reading, ang pagbabasa. Ang sabi sa atin ng mga dalubhasa, yung mga eksperto sa reading, ang pinaka-importante para matuto ang isang bata magbasa, phonetics. Dapat naririnig niya ang pagbigkas ng bawat letra, salita, at paano sila pinagsama-sama. Eh, syempre, pag-distance po, modules, eh, wala kang maririnig, hindi pwede. Of course, magagaling naman yung mga guro natin, meron tayong online. Pero, again po, no, we have to accept reality, yung wifi natin, very erratic. Hindi talaga consistent. So kahit gaano kagaling, kahit mag-online tayo, pero hindi naman araw-araw maliwanag ang ating clear yung mga linya po dahil sa wifi, talagang mahirap po matuto. Kaya talagang sinasabi ng lahat, kailangan makabalik sa face-to-face, especially for K-3. Kasi dyan po yung foundational skills, yung functional literacy. That's why napaka-importante po talaga makabalik tayo sa face-to-face. Kasi dito po kahit papaano sa classroom setting, naobserbahan po ng bawat guro yung paano yung kilos ng bata, nakikita naman po nila yung mga reaksyon ng bata nila. At especially for K-3 po, no, talagang inuulit-ulit ka naman lagi ito, Attorney Sal. Napakahalaga nung pagsigurado natin na marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa. And for us to teach reading, phonetics raw po ang importante. Kailangan narinig talaga po yung pagbikas eh. Yun, that is the way to go. Punta natin yung issue ng malnutrition. Alam natin na mas marami ang mahihirap. Katunayan, you're aware of the Tertiary Act, di ba? Yung Tertiary Act, libre ang college, yes, ma'am, sa public. Pero nung ni-research ko yan, nagulat ako na only 12% coming from the poorest of the poor ang nakaka-avail niyan. And yung 16% na nakakapasa at nakakatapos under that act, eh galing sa pinakamayayaman. From the richest of the rich. Tapos yung the rest of the percentage galing sa mga middle class. So, bakit ganon? Attorney Sal, maikli lang na background. Ano? Sa totoo po, bago na nangyari yung free college education para sa lahat, ako po yung author ng Unifast Law. Yung Unifast po, napasa ko po yun noong 2013. Ang totoo po, dapat hindi na siguro nagalaw yung Unifast Law. Mm-hmm. Under that law, nag-create po tayo ng Unifast Board. At yung Unifast Board po, sila po ang lalagay ng guidelines. Ibig sabihin po, yung middle class hanggang talagang medyo mahirap na mga pamilya sa Pilipinas, yun lang dapat po ang binibigyan ng free college education. Pangalawa, bakit sila lang? Kasi tama po kayo. Ang problema po, kahit nagkukolehiyo ka, kahit nabigyan natin ng free tuition fee, maliit na lang po ang tuition fee. Ang malaking gastusin po dyan, board and lodging niya, kinakain niya. So dapat po kung naiwan po yung Unifast as originally stated in the law, dapat po bibigyan rin po sila ng allowances para meron silang pang board and lodging. Yun yung mas malaki po. Meron silang pangkain araw-araw. Ang totoo po niyan, kahit before that po, noong mga 2012, 2011, kung titingnan niyo po yung enrollment sa mga state universities and colleges,
Sa first day po, marami ang enrollment eh. Pagkatapos nung pag-uwi na sila para sa SEM break, konti na lang ang bumabalik. Mm. Ang paliwanag sa akin nung ibang mga SUC officers is that pag-uwi raw nila, pag hindi maganda yung harvest, nahiya sila sa magulang nila. Nakukuha pa ng pera para sa ano. So, ang nangyari po, tutulong na lang sila doon. Mm. So, una po yon. Pangalawa po, pagdating naman po dito sa mismo, kasi sa even sa grade, importante po yung sa K-12 natin eh. Kasi doon talagang building po ng kanilang nutrition eh. Talagang pong kailangan po talaga dyan tulong, magtulungan po kasama ang local government. Unang-una kasi ang budget po na nabibigay ng national government is between 18 to 23 pesos para sa mga undernourished. Eh, Attorney Sal, 18 to 23 pesos, ano yung mapapakain mo at for 18 to 23 pesos? Maliit po yun. Narinig natin yung kakulangan, hindi lang kakulangan, zero budget for special education. Ikaw ba'y payag ka doon? Attorney Sal, ano, sa totoo, alam naman natin yung proseso talaga. No? First quarter of the year, yan talaga yung budget call. Eh. Di ba po, yung nung nasa Malacanang po kayo, dun yung budget call yan. Lahat ng departamento magsasubmit sa DBM, ito yung wish list namin, ito yung gagawin namin sa taon na ito, sa next year. Pagdating naman sa DBM, syempre ang DBM meron siyang pie. Ito lang ang revenue natin. Eh. Ito lang ang kaya natin. Hinahati-hati nila. Siguro po, especially ito, nagka-change of administration dahil nagkahalala naman po last May lang. Talagang na-lost in translation siguro. Pero as you know, Attorney Sala, no, taon-taon naman may mga nangyayaring ganyan. Pero kaya naman pumunta ng Kongreso yon. Trabaho naman ng Kongreso at ng Senado na maghanap ng budget, lalong-lalo sa mga programa like special education. At dito po, I can assure you po, Attorney Sal, yung 560 million na rine-request ng Department of Education, hinahanapan na po talaga ng pondo po yun para masigurado natin tuloy-tuloy ang special education. Punta naman natin, Congressman Roman, yung issue ng K-12. Merong nire-review ito ngayon, di ba? Hindi mo malaman kung itutuloy ba o hindi. Sa tingin mo ba, ano ba tagumpay ang nakamit na natin dito? At anong kabiguan naman ang well, nagresulta? Siguro po, ang pinaka-disappointing po sa marami ay ang pangako nung pinasa po yun noong 2013. Ang sinasabi ng Department of Education at that time po, no, yung 2013, pag pinasa po ninyo yung K-12, sisiguraduhin natin na pag nag-graduate yung mag-aaral ng K-12, ay madali siyang ma-employ. Pero nakita po natin, hindi totoo. Nakita natin na kahit anong survey na tingnan, sinasabi ng mga employers, ang preference pa rin nila ay yung mga nasa kolehiyo. Ang sinasabi po nila, eh, tingin nila hindi pa handa. Kaya yun pa lamang po ay very disappointing. Yun po yung kailangan po natin hanapan ng solusyon. Whether or not itutuloy natin ang K-12, ang DepEd po may pag-aaral na ginagawa. Ang Kongreso po, by law, meron pong education summit na mangyayari this next few months. Mag-umpisa na. And precisely po, one of the issues to be looked at kung ano yung sa K-12. Sa yung personal na pag-aaral? Ako kasi sa totoo, ayoko talaga yan ng K-12. I was opposed to the implementation of K-12 in 2015. In fact po, talaga nagpatawag po ako ng oversight dyan dahil talagang tingin ko hindi handa. Pero ito naman ang katotohanan. What do you mean, hindi handa? Sino? Noong 2013 kasi po pinasa yun eh. From 2013 to 2015, at the time na nag-oversight kami, hindi ko po nakita yung preparation na dapat meron para masigurado natin na successful yung K-12. In terms example, of what? Like a preparation or what? In terms of teacher training, okay. Teacher capacity of teacher upskilling, in terms of classrooms, in terms of curriculum development, and in terms of ano po, the simple ano po, a preparation po na katulad po yung ano, mother tongue. Di ba po, yun ang sinabi lang, mag-mother tongue tayo ng K-3. Hindi ba po kung mag-mother tongue ka, ang pinakauna mong gagawin, language mapping? Hindi ba dapat tinignan mo yung buong bansa, bawat paaralan? Ano bang salita dito? Ano bang dialect dito? Ano yung majority dialect dito? Hindi lang majority, ano yung minority na dialect dito? Kasi hindi naman po pwede na, kasi kundi, wala na yung ano, no child left behind kung majority dialect lang. Kailangan po yung palamang nagkaroon na ng tinatawag natin na language mapping. Pagdating po sa TechVoc, napakalaga ng TechVoc. Alam natin ang daming opportunities sa TechVoc. Pero di ba ang pinakasimple nun? Dapat nagkaroon ng industry mapping nung time pa lang ng 2013 nung pinasa yun. Dahil sila naman may gusto nun eh. Hanggang 2016, dapat nag-industry mapping. Tingnan ano ba yung mga industriya na katabi nung paaral na to. Kasi yun naman ang gagawa ng programa ng TESDA.
para pag nag-graduate doon sa programa ng livelihood na yon, handa na po doon sa mga industriya. Employable po sila. Pero sabi nga, hindi nga employable until now eh. So ibig sabihin po, meron talagang kulang talaga. Ay, hindi naman, again po, no? Sinasabi ko lang, kung mahirap na tanggalin ang K-12, kailangan natin repasuhin, ayusin po ito. Kasi masasayang po talaga yung panahon nung estudyante, nung pamilya, kung hindi natin aayusin ang sistema. Attorney Sal, isa pa, di ba? Sinasabi naman, hindi na nga, sabi may ibang magulang, di ba? Hindi na nga employable, so kailangan pa kami magkolehiyo. Apat na taon na ng kolehiyo. Doble gastos. O doble gastos. Hindi ba dapat ang ginawa pa lang nung panahon na yon? Ay kinausap na lahat ng mga state universities and colleges, respecting academic freedom, dapat po, hinikahit na natin sila. Ba't hindi kayo gumawa? Sa ibang bansa, may mga kanya-kanyang assessment examination. Example po, sa academic track natin, mayroong accounting 1 dyan eh. May tinuturo ng accounting 1 dyan. Eh pagdating mong kolehiyo, may accounting 1 po dyan eh. Bakit hindi natin, bakit nung panahon pa lang na yon, hindi natin hinikahit yung mga universidad, kolehiyo, baka naman pa pwede gumawa kayo ng mga sarili nyong assessment examination. Halimbawa dyan, accounting 1. Kayo gumawa ng exam nyo. Pagpapasok dyan, pwedeng kunin yung exam na yon kung kinuha na niya sa grades 11 and 12 ang accounting eh. Pag pumasa sa standard ninyo, i-credit nyo na. Pwede na tayong English, history, isa-isay na natin. Baka naman makabawas tayo from 4 years to 3 and a half years ang kolehiyo to 3 years na lang. Pero lahat po yun, unpaid work po eh. Na yun ang problema po eh. Hindi nagawa nung panahon na yun eh. Tapos bigla na lang pagdating nung ano, sinabi, implement yan ng 2016. Eh 2016 po, alam natin, election year yun. Alam natin, may pagkakataon na magiging bago, sigurado magiging bago ang cabinet secretaries, ang pangulo. Tapos i-burden mo ng ganon, hindi mo pinagandaan. Yun ang sinasabi ko na hindi naganda. Now, Congressman Roman, given these problems, the challenges arising from yung nasa kapaligiran ng education sector, ano sa tingin mo? Anong projection? Where do we go from here? Saan ba tayo papunta? Yes. Attorney Sal, again, ano, baka akala ng mga nakikinig na nanonood sa atin, parang sinasabi ko, hindi po impossible. Alam ng lahat ang solusyon. Not insurmountable. Not insurmountable. K-3 po. Alam ko, again, to give credit to Secretary Briones, ano, during her time, dati ho, yung K-12, 15,000 competencies yan eh. Binawasan po niya yan to 5,000 plus. Mm-hmm. Pero sinasabi ko, pagdating sa K-3, tingnan natin ang subjects. Dapat po dyan, reading. Kailangan lang siguraduhin natin marunong magbasa at naintindihan yung binabasa. And of course po yung basic mathematics, yung addition, subtraction, multiplication, yung mga ganun, basic functional literacy. Huwag na po natin punuin ng 7 or 8 subjects. Doon lang tayo, reading. Siguraduhin natin marunong magbasa, naintindihan yung binabasa at syempre po yung basic mathematics. Ang next po, i-correct natin yung mga senior track natin. Alam naman natin yung mali, katulad yung sinasabi ko kanina sa TechBook. Sa TechBook po, 30% of our students go to TechBook. Yan naman totoo. Ayusin na po natin yun. Imbitahan na po natin ang DTI, ang TESDA, ang DTI TESDA po, na maging part po ng DepEd sa pagporma ng curriculum. 50% of the curriculum ang mag-aayos po ng academics pa rin yun, eh, DepEd. Yung remaining 50 po, iikot ang DTI. Ano bang industriya dito? O, pag na-identify na, sabihin TESDA, ito yung mga ano, maraming industriya na ganito. Yun ang programang gagawin niya for the senior high school. Pag nakatapos po doon, handa na po yun. So, reading. Okay. Alam mo, when you were saying that, I was smiling. Alam mo bakit? Naalala ko, nung nagtuturo ako sa College of Law, memorize na yung mga sinasabi ko yung mga estudyante. Sinasabi ko, the only way to pass the subject is to read. You will be reading your books only when you're in your showers because your books will get wet. Yeah, totoo yan. Kailangan talaga magbasa. Alam mo, yes. Nung ako'y bata pa eh. Binabasa ko mga dyaryo eh. Opo. At malaking tulong sa akin. Yes po. Pagbabasa. Opo. Anyway, let's pause for a break and counterpoint. Ay, babalik po sa inyo. May bagong kaalaman. Dahil sa Tony Knows, everybody knows!
your Kuya Tony Petgaba na hindi naubusan ng tips. Siyempre, from DIY to life hacks, sagot ko na yan. Saan ka pa? Let's all play together. Let's have fun together. Tara na, sumali at makiguro sa aming kada challenge. Sa kada umaga, kompleto na ang inyong umaga. Napuntahan naman po natin yung interesanteng bahagi ng ating programa, ang tungkol naman sa personal mong buhay, Congressman Roman. Unang-una, bakit mo naging advocacy ang education? Masyado kang passionate dito. Well, Attorney Sal, sa totoo, tingin ko kasi ito talaga yung... ito yung tingin kong equalizer talaga. Unang-una, pag educated po yung citizenry, lahat may pagkakataon na umangat sa buhay. Sa totoo po, exposed kasi ako sa public service even growing up. Kasi ang father ko was in public service. And kahit nung panahon pa yun, nakita ko naman po talaga yung kabaitan ng Pilipino. Alam ko magagaling ang Pilipino. Pero minsan, siguro nakukulang rin po ang gobyerno sa pagbibigay ng tamang edukasyon. So, yun talaga. Kaya tingin ko yun talaga yung gusto kong ma-improve. Of course, alam ng lahat. Kung hindi man ninyo alam, ito po ay apo ni General Carlos P. Romulo, the legendary President of UP, President of United Nations. Ano bang greatest legacy sa tingin mo ang ginawa ng lolo mo? Well, alam po ninyo, every year, no, naimbitan po ako dun sa libingan ng mga bayani. Okay. Nagkakaroon po dun ng parang services yung para sa United Nations, General Corporate, yung dito po sa Pilipinas. So, taon-taon naman po, kahit papano, nare-review ko po yung mga libro ni General Romulo, ni CPR. Anong famous speech na paborito mo? Well, Batanas Fallen is always a beautiful speech po. Pero, sa kakabasa ko po ng ibang libro, siguro sa dami ko nababasa po dahil kasi taon-taon po naimbitahan ako eh. Nahiya naman ako, parehong sasabihin ko taon-taon. Okay. So naghahanap po ako ng talagang an interesting facet po ng buhay niya. Alam po ninyo, ang na-discovery ko, ang one of the most fulfilling niya really was nung UP president siya, yung education sector. Talagang para sa kanya, yun talaga yung isa sa mga... nakita naman natin, UN General Assembly po, talagang siya yung unang Asian president. Pero parang yun yung sentimento niya na yung nung UP president siya, nung education yung focus niya, parang very fulfilling sa kanya yun. Kung hindi pa nakakalam, ito po ay anak ni Alberto Romulo, dating cabinet member, executive secretary. Naging secretary of foreign affairs pa yata siya. Yes po. Now, dahil ikaw ay nasa linya ng mga Romulo, ikaw ba, nung bata pa, gusto mo nang pumasok sa politika? Well, actually, nung umpisa po talagang, practice po ako ng law eh. I practiced for about 10 years eh. Mm-hmm. Pero sa totoo, bilang any citizen naman po, no, talagang marami ka rin, may matutulungan ka. Pero siguro dahil sa exposure ko, sa nakikita ko yung sa public service, nakita ko dito talaga ang mas, yung net po ng tulong mo, mas wide eh. Mas marami kang matutulungan kasi policy making talaga siya. That is why siguro at one point na decision ako po talaga na pumasok rin sa public service. Eh kung hindi ka naging politiko, ano kayang magiging profession mo ngayon? Apart siguro, from being a lawyer. Yes, I would have pursued. Maliban sa pagiging abogado, ano kaya? Kung hindi ka naging abogado, hindi ka naging politiko. Mahilig po ako sa sports eh. Oh, okay. Pero hindi naman ako ganong katangkad. Siguro kahit paano nakahanap ako ng isang sport na pwede compete talaga. Baka yun ang ginawa ko. But growing up po, talagang hilig ko rin talaga yung pumasok ako sa basketball, sa soccer, kung ano ng sport po, ginawa ko po. Dahil talagang naghilig rin po ako sa Siyempre, sa likod ng tagumpay ng isang lalaki, merong babae dyan palagi. At alam ko, unless na nagkakamali ako, ang kabiyak mo ay magandang si Cecil, di ba? Si Shalani po. Ay, hindi ba Cecil? Hindi po. Kala ko Cecil eh. Tama, Shalani pala. Shalani. Okay. Can you tell us about her? Paano mo ba siya nakilala at paano mo siya niligawan? Hindi ka ba nahirapan? Well, sa totoo, no, alam naman natin na kahit papano si Shalani ay nasa public service noong panahon na yun. Nasa TV siya. Dati siyang konsyan. No po, high profile din po siya. Artista. Opo, so talagang sabihin natin talagang hindi madali.
Pero sa totoo, nung una kami nagkausap and eventually nagkakakwentuhan kami, siguro dahil pareho yung linya namin in a way. Whether city councilor siya noon or kahit na nasa ano ka, television, yung public service nandun doon rin naman eh. So parang doon pa lamang nagkakaintindihan na kami kung paano. Nagkakaintindihan, sa oras po nagkakaintindihan. Sa mga ginagawa namin, nagkakaintindihan, nagsusuportahan po kami sa mga bagay na yon. At siguro po, other than that, sa labas rin po ng larangan ng politika or public service, marami rin po kaming, siguro yung thinking namin, very similar po kaming mag-isip eh. Very simple naman. Hindi naman po kami komplikadong mga tao eh. Simple lang po talaga eh. Do good lang, yun lang. And pareho kami dun eh. Ilan taon na ba yung mag-asawa? Ngayon po, ano na kami, we celebrated our 10th year. 10th? Opo. At maraming marites nagtatanong, interesado ba kayong magkanak? Opo, sa totoo, we keep on trying talagang ano, in fact, nagka-consult rin kami sa professionals rin po. And hopefully, in God's time, it will happen. Ay, kumusta nga pala yung mga kapatid mo? Sikat din yung isang kapatid mo, si Berna. How is she? At yung iba mong mga kapatid? Lahat naman ang kapatid ko sikat. Baka mami, mapanood nila to. Sabihin ko, hindi naman sikat lahat. Oh. Lahat kasi po kami, iba-iba talaga po yung Linya. Profession o na okay. Pinasok. And masaya lang ako pag nagkakakwento, at least pag nagkakasama kami. Iba-iba yung ano, iba-iba yung kwentuhan. Kasi iba yung talagang hilig namin. Si Berna, kasama niyo po dati ano, sa kabinete. Yeah. Ngayon naman, nasa BSP po siya. Si Mons naman, balitaan ko, guest rin po dito a few weeks ago. Dahil doon naman po doon sa katutubo niya. At siya kaibigan ko. Mas kaibigan ko siya. Si Mons. Mas naon ako siya naging kaibigan. Opo. Tapos yung isang kapatid ko naman, si Erwin, na nasa larangan naman po ng creative arts. Mm-hmm. So talagang never pa nga sa mami kahit sa anong politika eh. Kasi iba talaga yung ano. Pero pag nakikita kami, dati pre-pandemic po, definitely, every Sunday, nakakakikita kami, nagkikintuan. Pero medyo nawala yun because of the pandemic. Hopefully. Kasi masaya rin kasama ang ano eh, mga kapatid, yung mga kwentuhan po, masaya talaga. Sino si Congressman Roman Romulo sa bahay? Sa bahay po, actually, ano, kung ano ako sa labas, pareho rin ako sa ano sa bahay. I think kahit matanong niyo sa asawa ko, hindi talaga nagkakaiba pati yung mga, yung... paano namin turing yung trabaho namin. Ganun din kami sa bahay. Kung paano na yung mga gusto namin mangyari sa labas. Yun din po ginagawa namin sa loob. Hindi po kami nag-iiba nung ano. Hindi kami ibang tao sa kung ano kami sa labas. Yun din kami dun sa bahay namin. Pakikitungo namin sa lahat ng kasama namin sa bahay. Yun din pakikitungo po namin sa mga kasama namin sa trabaho, sa distrito. Parang ano ho eh, seamless mo naman talaga eh. Wala hong pagkakaiba. Ano pang pangarap mo sa buhay, maliban sa pagkaroon ka ng isang anak? Ano pa bang, na hindi mo nararating pa at gusto mong marating? Well, yun, sabi niyo nga po, Attorney Sal, magkaanak talaga. No? Iba talaga kasi, unang-una po, late na rin po ako nag-asawa eh. Hindi naman ako nag-asawa ng maaga. Until talagang, you show her. Until I met Shalani, I was just, ano eh, mas busy rin ako sa trabaho. Alam niya rin ho, sa practice, medyo mahirap yeah. rin eh. Sa practice, so, tapos nag-public service ako. Ano nakaka-amuse sa'yo? Discussions po. Gustong-gusto ko po ng ano. Sa totoo po, dito sa Kongreso, akala ng mga tao, just the other day po, may mga kausap ako tungkol sa mother tongue. Parang nahihiya sila magsalita eh. Kasi alam naman ng standong lahat na ako ay... Gusto ko masuspend muna yan hanggang handa na po tayo. Pero, gusto ko din po narinig ang iba-ibang mga sides, mga panig ng mga tao. Kasi, aminin ko po, maaring hindi rin tama yung akin eh, sa kahuli-hulihan eh. So, I enjoy po, ano, debates. I enjoy listening to other people's opinion. Kahit sa bahay, pag nandoon kami mag-asawa, minsan, of course, manunod din kami ng mga fun na ano shows. Pero yung mga documentary po, nanunod rin po kami, na-enjoy rin po niya, na namin yon. Ang favorite show namin, in fact, baka public service rin yan, yung mga West Wing, yung Newsroom, gustong-gusto namin. Kasi may napupulot rin kaming aral sa mga... Sabi mo, may ligas ng discussion. Kayo bang mag-asawa, meron ding heated discussion? Meron din po. Especially kasi si Shalani came from local government. Ako naman po, hindi ako, nagsimula po ako sa Kongreso talaga. So, meron mga instances na na-assume ko, pareho po, yung national at yung local, pero may pagkakaiba rin po talaga eh. Hindi lang sa pakikisama sa mga kasama po doon, pero yung mga proseso rin po, iba.
So minsan, may nasasabi ako, sabihin ni sa akin ng asawa ko na hindi ganyan. So meron talaga kami mga diskusyonan po na ganun. Now, pumunta naman tayo sa more exciting part. Ito naman yung games. Opo. So, ready ka naman, Congressman Romat? Pwede mo mag-call a friend? Hindi ba? Okay. Sige po. Sige. Meron kami ipapakita sa iyo mga larawan. Opo. At bigyan mo kami ng reactions sa pamamagitan lang mga emojis. Eto. Pumili ka dyan ng pang-react mo. But you can add remarks. Opo. Well, ano ulit po ito? Care. We care. Opo. Care. First photo. Ayan po. Tatlo. Eh, teka muna ba? Parang thumbs down yan. Ne, thumbs up po yan. Para maliwanag. Thumbs up po yan. Para maliwanag po. Okay. Next photo. Thumbs up po. Talagang, una-una po, ano? Yes. Sa totoo, nababanggit ko lagi ito eh. Ang mga problema po sa education sector, identified naman po eh. Lahat, marami pong may alam eh kung ano yung problema eh. Marami rin alam kung ano-ano yung iba-ibang solusyon eh. Pero talagang political will eh. So far po, si the Secretary Vice President Sara has always been talking about yung iba-ibang thoughts niya on education and how to move it forward. And talagang ano eh, hindi lahat na sasabihin natin ay lahat a-agree. Ganun talaga po yun. At we need a secretary who has political will. Who just has moves towards that right direction. Okay, teka muna. Gusto kong balikan si beautiful Miss Shalani. What is the most endearing quality na nakita mo sa kanya? Well, alam mo so si Attorney Sal, and I'm sure even with you, with your sa minamahal mo sa boy, si Shalani kasi ho, ano eh, talagang makikita mo po talaga yung pagbibigay po niya ng pagmamahal in many ways po eh. Even lang sa very simple things. In fact po, even sa pagkakain po namin, yung kinakain ko, sa totoo po, preparado po ako, prepared yung food ko from, hindi po ako nag-almusal eh. From lunch to dinner po, prepared po lahat. Yung sinusuot ko po, pati yung suot ko ngayon, na-review na po yan. Devoted. Kung ano yung, suot ko po ngayon. Oh. And then, not only that po, pagkatapos po natin na pag-uusap, pag napanood po niya itong interview na ito, oh, ay sasabihin niya sa akin, constructively, kung ano yung mga dapat na sinabi ko at hindi ko sa... Pero lahat po yun, may kita mo, sinasabi nga niya sa akin lagi. Ang sabi niya sa akin, tawag niya sa akin sweets. Eh. Sabi niya sa akin sweets. Siya lang raw ang isipin ko na may malasakit para sa akin. Whatever na sabihin niya, para to improve yung sinasabi ko, improve yung thoughts ko, and to give me another perspective. Hindi naman siya selosa? Hindi, wala naman kasi pagsisi. Wala naman kong rason. Opo. Wala namang rason. Alala ko kasi si Cecil eh. Yung dating kaibigan mo. Anyway, next photo. Ano rin po? Marami. Tatlo na rin natin. Pero alam niyo po sa totoo, no? May ang dad ko po talaga served as a good inspiration po talaga sa lalo na sa pamamalakad ko po sa gobyerno. Nakita po talagang kung ano man ang nakita ko sa kanya. Sa totoo po, yung mga qualities na maganda, talagang isinabuhay ko rin yun sa public service ko. Lagi niya sinasabi sa akin ang pinaka-importante, lagi nag-aaral eh. Never go to Congress na hindi ka naman prepared, huwag ka magsasalita na hindi mo sigurado kung ano yung sasabihin mo. Of course, hindi mo naman alam lahat ng sagot, ano? Pero at least, supportado yung opinion mo, yung gusto mo. And because of that, talagang ang laking bayan. It's growing up, ano? Attorney Sal, ano? Growing up, sa totoo lang, we never discussed, he never discussed his work sa amin. Mm-hmm. Pag magkasama kami growing up, lagi pinag-uusapan namin yung iba-ibang bagay. In fact, he discouraged me from entering public service. Ah. Sinabi niya sa akin, I always remember this, sinabi niya sa akin, mas maganda ng sa law firm ka na. Kasi pag sa law firm ka, steady. Hindi ka tulad sa public service, you never know what will happen to you. Pagdating sa once you're in a firm, you keep on practicing,
financially you will be stable. You can have a family, you can provide for your family. I mean, yung mga aral rin yung ganyan, talagang hindi ko nakakalimutan, talagang naalala ko. Talagang serves really as a good inspiration sa akin. Saka sa public service, sa mga kritiko, wala kang ginawang mabuti. Palagi nahanapan ka ng masama. Eh. Next photo. Ano rin po yan? Talagang ano rin po yan? Una-una po, no? Ito, Attorney Sal. Sa totoo lang, si Mayor Vico. Alam ko, yung iba, ang tingin sa kanya dahil anak siya ni Bossing o sinasabi na guwaping siya, ganun. Pero siguro, kung makilala niyo, makita niyo talaga yung ginagawa niya sa City of Pasig. Talagang ano eh, yung governance po talaga, inaayos niya. Ang totoo po niyan, ang dami, dahil sa ginagawa niya yung tama, marami ho, madami, kinakasuhan pa nga siya eh. Pero he goes on, hindi siya nagpapatinag dun sa... Ignores all. Sa sinabi niyang gagawin niyang good governance, tuloy-tuloy po eh. That's why, hopefully, nakikita ko naman, kahapon, magkakasama kami ni Shalani, ni Mayor Vico, nakikita mo naman, lalo na sa kabataan, maganda yung inspirasyon niya. Sana po talaga magpatuloy yun, at talagang ano eh, makita nila talaga yung sakripisyon binibigay niya. Iba rin po talaga. Hindi ganun kadali ang ginagawa niya. Okay. Nagamit mo ba lahat ng emojis? Kasi hindi po eh, medyo limited yung gamit ko eh. Kasi nahirapan kami na maghanap ng... yung private life mo, masyado kang matahimik eh. Yung mga, wala akong makita ang mga controversial na pinusuka mo eh. Plain vanilla po talaga yung buhay ko eh. Wala masyadong ano eh. Talagang ano until eh. She came along. Yes, of course. Siya na nagbigay ng kulay. Thank you so much, Congressman Roman, for accepting our invitation. Marami kaming natutuhan at maraming natuwa sa reaction mo. Anyway, huwag kayong alis muna sapagkat mamaya magkantahan tayo. Sige po, Attorney Sal. Maraming salamat, Attorney Sal. At sa lahat ng nanunod po, magandang gabi po at maraming salamat sa oras po ninyo. You're welcome and our pleasure. This part. Basta broccoli, yun na yun. Ano po yung English na totoo yung kalabasa? Kalabasa is squash. Angas! Ang tigatanungan ko tungkol sa pagtaas ng presyo ng gulay, tulad na itong pipino ko, ano pong masasabi nyo? Kung kadalasan bang linuluto nyo na sa... Ito, tulad nito. Oh, no! Biro only! Sundance 25! Halo tayo pag together, walang talo pag together, let's dance together, Sundance 25! Dito sa Counterpoint, seryoso kami sa... Advokasya para sa mga taong may kapansanan. Kaya naman, linggo-linggo, naghahanap kami hindi lamang ng istorya, kundi mga isyung kinaharap ng mga may kapansanan. Nagulat ang lahat sa balitang walang budget sa National Expenditure Program o NEP, ang Department of Education ng Special Education o SPED. Ano nga ba ang Special Education? Bakit mahalaga ito para sa mga batang may kapansanan? Panuuri natin ito. Ang special education ay paraan ng pagtuturo sa mga batang may natatanging pangangailangan na hindi makasabay sa regular na pagtuturo. Sila po ay nangangailangan ng special accommodations kung tawagin, gaya po ng special na physical setup ng classroom at pagtanggap ng mga services gaya ng psychologist at iba pang therapist.
So, sa dumadami pong bilang ng special children sa ating bansa, ang SPED program po ay napaka-importante dahil dito po sila po ay nahuhubog at nai-instill po natin, nai-equip po natin sila ng basic skills upang sila po ay maging kapakipakinabang sa kanilang komunidad. Dito po sa ating eskwelahan, kine-cater po natin yung iba't ibang disability with the exception of deaf and blind dahil meron po tayong school for the blind at school for the deaf na kapitbahay lang po natin. Pero yung iba pong disabilities gaya po ng autism, intellectual disability, cerebral palsy, ADHD at Down syndrome at iba pa, yan po ay sineserbisyohan ng ating eskwelahan. Sa 18 years ko dito sa special ed, isa yung nakita ko na pinakamabigat na problema, yung assessment, yung therapy, saka yung outside school na activities para sa mga batang differently abled. Halimbawa, ang OT, occupational therapy nila, ay napakamahal. Ang physical therapy, napakamahal din. Pero sabi nga natin sa kanila, na-aprobahan na yung Inclusive Education Act, 11650, kung saan sinasabi na magkakaroon ng mga therapies bawat division o bawat lugar kung saan mayroong na ganito special school. Ang isa pa, siguro iba yung magiging sagot ko kung ako ay bagong teacher kumpara sa sagot ko ngayon. Kasi halimbawa ako, ang handle kong bata ay 25. Karaniwan, 15 lang kung pare-pareho yung kanilang level. 5 to 8 kung iba-iba yung kanilang level o multi-level. Kung with ASD naman, 3 to 5 na bata. Kung siguro bagong teacher ako, talagang mangangarag ako noon. Pero dahil nga sa yun ang ating kalakaran sa gobyerno, natutuhan natin na kasangkapanin o katulungin yung mga magulang ng mga bata para maging kaagapay natin sa pagtuturo. Kaya itong pandemya, nakita natin na kaya naman pala. Lalo na nag-online, lahat ng bata na estudyante ko, kasama yung nanay nila, yung tatay nila, o kaya kapatid nila na nag-aaral kasama namin. Ako po si Ginang Edin Miranda. 13 years na po akong nagtuturo dito sa Pasay SPED Center. Basically po, ang pagtuturo sa SPED ay hindi po madali. Yan, kailangan mo po ng mahabang pangunawa. Kailangan mo po ng puso sa bata, pagmamahal. Kasi pag wala ka po nun, hindi mo po sila matuturuan. Nung bago pa lang po ako sa SPED, way back 2010, ang worst na naranasan ko po, ako po ay nasuntok ng bata. Sabi po nung kasamahan ko sa room, kapag ka ganun, tumakbo ka na kasi maliit ka eh. So ganun po. Napakasimple lang po minsan ng aming kaligayahan sa SPED. Halimbawa po, may estudyante po kami ngayon na hindi po siya nagsasalita sa school. Pero sa bahay daw po ay napakadaldal niya. Kagaya po nung kanina, starring siya dun sa lesson namin. May picture po siya. Yun lang pong reaction na ngumiti yung bata. Na kumbaga parang na-excite siya. Fulfillment na po yun sa amin. Nagkaroon ng reaction eh. Yung batang halos hindi mo makitaan ng konting reaction kahit na nasasaktan. Parang wala lang, na-pain lang po yung mukha nila. Yun po yung fulfillment sa amin. Maliliit na mga bagay, maliliit na accomplishment, fulfilling na po yun sa isang teacher. So nung nalaman ko na medyo may ano si Liam, hindi nakapagsalita, in-enroll ko po siya dito sa school na to. Under po kay Teacher Bell, early intervention. Bali, 3 years siya sa early intervention. Then, surprise po ako dahil na-promote siya sa transition academic. Bali, nag-skip siya sa level 1 and 2, which is 3 years, 6 years po lahat yung nilagpasan niya. Malaki po ang nakita kong pagbabago ni Liam nung in-enroll na namin siya dito. Tulad ng pagsasalita, kasi tahimik lang siya noon eh. Kahit mommy, daddy, hindi niya kayang sabihin. Nakapagsulat na siya, nag-start na siya magbasa, kaya na-promote siya sa transition academy.
Importante po na i-enroll ng mga magulang ang kanilang mga batang may special needs dahil nahuhubog po sila sa special education. Ako po si Dialyn Olimpiada. Ang disability ng aking anak, siya ay epileptic. Pansin kasi namin sa kanya, learning delayed siya. So, dito, nakita ko mismo na nag-improve siya dahil sa siguro sa tiyaga na rin ng mga guro dito. Sobrang saludo ako sa kanila. Ang mga mag-aaral dito, karamihan po ay walang-wala din. Kaya kailangan po talaga na magkakaroon ng budget galing sa gobyerno, galing sa DepEd. Mabigyan ng halaga talaga ang school para sa mga special education program dahil dito malaki ang maitutulong nila sa mga estudyante na mga nangangailangan ng mga special needs talaga. Ayun naman ang minimiti ng ating special education. Lahat sana ng bata magkaroon ng pagkakataon sa general education tulad sa ibang bansa. Kaya dito sa Counterpoint, where we care, every week we will make this special segment addressing issues and problems as well as inspiring stories and triumphs of families, parents, and persons with disabilities and children with special needs. Magbabalik po ang Counterpoint, makalipas lang ang ilang paalala. Ang nagulat sa atin kung paano ipagpapatuloy ang pag-aaral sa kasagsagan ng pandemya. Mabuti na lamang may mga kumpanya na matagal nang namumuhunan sa tinatawag na Learning Management Systems or LMS platforms tulad ng Quipper Philippines. On this episode, let us educate ourselves on the ins and outs of educational technology through Yusuke Takagi, the CEO of Quipper Philippines, and Anton Bailon, Head of Operations and Strategic Accounts of Quipper Philippines. Quipper, actually, we built our LMS thinking with the Philippine school in mind. When contents and LMS married each other, we can provide new education like blended learning or personalized learning or adaptive learning, we call it. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Malaki ang kinaharap ng krisis ng bansa sa edukasyon. Ang bagay na ito ay hindi dapat isa walang bahala. Ang kinabukasan ng ating kabataan ang nakasalalay kung hindi mabibigyang pangmatagalang solusyon ang problemang ito. Dahil ayaw nating dumating ang panahon na tatanungin natin ang ating mga sarili, saan? Saan tayo nagkulang? Join me again next week as we engage with some of our influential and controversial personalities. Ako po si Salvador Salpanello, and this is your Counterpoint. Kogroman, magkantahan tayo. Sige po. O kumanta ka. Okay. Habang susubukan nating mag-accompany sa'yo. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, tonight.
the beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel all right? And I say, yes, I feel wonderful tonight. A love light in your eyes, then the wonder of it all is that you just this